Tara po mga kabuting-ting, meron naman po tayo dito ng pasyente. Ngayon po gagawa po tayo ng washing machine na twin tub. So may dryer po siya at wash. So hindi dito na po yung unit. Ayan po. So medyo may kalumaan na pero tingnan natin kung magagawa natin. So nilagay ko na po yung 220 na plug. Tingnan po natin kung aandar siya. So ayan po, madidinig po ninyo, umaandar po yung dryer nya. Ayan po, andar po yung dryer nya. Ayan po, andar po. Ito pong washing. Ayan po, naikot natin ang timer ng washing pero walang response ang motor. So check upin po natin ngayon yan. Standby lang po tayo mga kabuting-ting. Tingnan po natin kung ano yung problema niya. Ito po mga kabuting-ting, binuksan po namin yung wiring ng motor. So ito po, tunog siya, tunog. Fuse po ang sira, busted. Ayan po, sunog na sunog. So problema nito, shorted motor or wiring, depende kung ano ma-check natin. Check upin natin yung motor kung shorted. Ayan po, testerin po natin yung linya ng fuse kung saan magdudugtong yung isang linya papuntang motor. So tinester po namin, wala po siyang palo. Open po, mga open, open po yung motor, yung fuse. Ayan po, wala po siyang resistance. Check upin po natin yung iba, step by step lang po. So pinalitan po muna namin ngayon ang fuse para po matesting kung bakit pumutok yung fuse. So tingnan po natin pag pinandar po kung okay na siya o hindi pa. So ito po, okay ko na po. Nako, ayun po, nakita po ninyo. Kumusta po? May problema pa po yan. Saglit lang po, check po namin ulit. So nilagyan ko muna po ng pansamantalang fuse. Ayan po, halos di po ninyo makikita yung hibla, hibla ng wire o fuse. So tingnan po natin kung magbusted ulit. Pag nagbusted at umugong, ayan po, sira po. Nahuhulugan pong sira po ang motor niyan. So kailangan po natin iparewind yan, winding niya. So check muna po ulit motor. Ayan po mga buting-ting, chine-check up po namin yung motor. So ang common po niyan na yung white, ang reverse po ay yung blue at purple. So yung kabilang side po wala po siyang resistance, white pong purple. So open winding po siya. Pag reverse, hirap ang motor. So yun po, papariwind po natin yung motor niya sa labas. Tuloy ko na lang po itong video pag okay na po yung motor. So mga kabuting-ting, tinanggal ko na po yung motor. Hindi ko na lang po binidyohan kanina dahil mahirap po siyang tanggalin kasi nasa loob po siya. So ito po, dadalhin ko po sa repair shop, sa rewinding shop, kasi wala naman po akong pang rewind dito. So pagka rewind po nito ay sasalpak na lang po uli natin. Ito na po yung motor ng washing machine na pumuputok po yung fuse. So pagkatapos po ng ilang araw eh, natapos na po yung rewind. So ikakabit ko po ngayon sa kanyang dito sa kanyang body o sa mismo washing machine. So standby lang po tayo. Sirabang TV nyo, sirabang radio nyo, sirabang t-shirt nyo, kahit ano. Sirabang oven nyo, sirabang payong nyo, sirabang ulo nyo,
butas bang punyo, butas bang pa. So naibalik ko na po yung motor. So ilalagay na po uli natin yung wiring ng motor niya sa dating posisyon. So mapapansin po natin, ito po yung kamay na madumi. So ito po yung kamay na madumi kung bakit ang pamilya ko ay kumakain sa loob ng 3 beses sa isang araw. So yan po ang tanda ng ating trabaho na sa araw-araw na ginagawa. Hindi po dahil dito sa dumi na ito, wala pong perang hahawakan yan kada buwan. So ayos lang po yan, laging madumi ang kamay ko sa trabaho. So ibabalik ko na po itong fan belt. Ito po yung fuse na nasusunog yung nakaraan pag pinandar po yung washing motor. So ang gagawin ko po dito ay papalitan ko po siya ng iba para po mas maganda. So i-pause ko muna po itong video. So ito na po yung fuse na pinalitan po natin. So tingnan po natin kung under na po siya ngayon at hindi na po puputok. So ipa-plugin ko po ngayon. So ito po. Tingnan po natin kung hindi na siya puputok. Saksak ko na po siya. Ayan po. So yung dryer po niya, okay po yan. Yan po, umigot na po yung dryer. So dito po tayo sa washing. Ayan na po, magkakaalaman na po kung puputok pa ba siya o hindi na. Dahil last time po, yan po ay pag pinaandar ay pumuputok po kagad yung fuse. So malalaman po natin ngayon. So ito na po. Ayun. Okay na. So mga kabutingting, so siya na naman pong birutingting ating nasolusyonan ngayong araw na ito. So yun po yung problema pagka nagkuputok ng fuse. Shorted po yung motor nya, kaya po
ang nagiging sun niya ay nag-short po yung ano niya supply, dahil po yung winding niya sa loob ay sira na po. So okay na po yan, mga kabuting-ting. Salamat po sa pag-subscribe at panonood ng aking video. Magpalain po tayo ng poong may kapal. Sira bang tingin?